at isang mapayapang araw na naman sa inyong lahat, kung saan man kayong sulok ng ating daigdig. Welcome back to my channel, guys. Ito si Willy Boy, GKTV, na magbigay na naman ng isang informative video sa inyo. Napakahalaga po nito. Patungkol po ito sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, lahat po na makamaligaw po sa ating channel. Tungkol po ito sa maling pangalan, maling spelling ng ating ginagamit na pangalan sa kasalukuyan sa ating trabaho. I-compare po doon sa ating record sa local civil registrar o kaysa resulta doon sa may PSA. Okay, guys, may tatlong katanungan tayo na dapat sagutin dito po sa bagay na ito. Ano po ba ang kailangan kapag mangyari sa ating itong ganitong problema na mali po ang spelling ng ating pangalan, may mga error po ang ating pangalan, kasi napakalaking problema po yan pag halimbawa na tayo ay mga namamasukan, tayo ay kahit hindi po, pag sakaling may mga legal na dokumento kang lalakarin, ito po ay napakahalaga. At ang unang tanong, ano ba ang ating dapat gawin kung sakaling mangyari ito sa atin, at ating sasagutin din yan. Ang pangalawang tanong po, ano ang mga kailangang dokumento na dapat nating kukunin, i-provide para maayos ang ating problema sa ating maling pangalan sa ating birth certificate at sa ating kasalukuyang hindi, yung madaling salita, guys, para madaling nyo maunawaan, hindi po tugma yung galing sa ating birth certificate sa galing sa PSA o kaysa local server civil registrar, compare doon sa kasalukuyang natin ginagamit, para madali niyo po maunawaan, kasi baka mamaya hindi niyo maintindihan. Okay, at ang pangatlong tanong ay magkano po ang ating gagastusin kapag tayo ay maglakad ng ang tawag dito, guys, ay correction of clerical error. Kasi dito sa bagay na to, specific po ito, ha, kasi may dalawang ano yan eh. Sa sunod natin na video, doon na natin talakayin naman ulit ang isang option, kasi dalawa ang option ito pag halimbawa na ganitong uri ng problema. Okay, guys, ang sa number one, doon na balik tayo po sa number one, ha. Ano ang dapat natin gawin pag ganito ang mangyayari sa atin? Okay, guys, at ang unang hakbang gawin nyo, guys, ay siyempre puntahan nyo po ang inyong local civil registrar office sa inyong lugar na kung saan kayo pinanganak. Kung salita, pumunta po kayo roon, tingnan nyo po, humingi po kayo ng certified true copy ng inyong birth certificate, at ibibigay naman nila yan. Pero may kakibat na bayad po yan. Then, siyempre, mag-ano kayo ng PSA, mag-provide kayo ng PSA para supporting documents. O kaya vice versa yan. Minsan ang nangyayari, guys, nauna yung PSA, pangalawa yung local civil registrar. Ayan po ang anuhin nyo, puntahan nyo, pati po ang simbahan na kung saan kayo bininyagan ay puntahan nyo rin. Okay, guys, at ang pangalawang tanong, ayan, guys, ay ipa-plus natin diyan sa dito sa ating video para tulong sa inyo para maipe-prepare nyo na. Ang pangalawang tanong, ano ang mga dokumentong kailangan? Okay, guys, ang mga dokumentong kailangan ay ito ay kailangan ay po-provide nyo para yung tipong hindi na kaya pabalik-balik. Okay, number one po, itong baptismal certificate. Take note, guys, ha, baptismal certificate, marriage contract, galing rin sa local civil registrar's office o kaya PSA, kung applicable. Ibig sabihin kung applicable, kung kasal kayo.
Okay, ang pangatlo po guys ay marriage contract of parents. Ganun din. Kailangan galing LCR office o KPSA kung sila ba ay kasal. Kasi pag hindi kasal guys, sa PSA sinumar ang tawag sa ano na yan, Certificate of Non-Marriage. Okay, number 4, own birth certificate ng mismong naglalakad. Kailangan na may kopya rin kayo ng gaya nga ng doon kanina sa number 1 nga katanungan, punta muna kayo sa local, local server registrar office at humingi po kayo ng certified true copy ng inyong birth certificate kasi attachment po yan. Okay. At number 5, birth certificate of brother or sister kapag may mga kapatid po kayo. Ayan po kasi magpapatunay na ang isang na ikaw at ang mga kapatid mo ay magulang niya siguro. Yan siguro ang purpose niyan guys. Kaya nakasama yan dito sa ano. At ang pang-anim guys na ano ha, sana na nililista niyo ito. Kasi malaking tulong ito guys. Ito ay credible information at ang nagbigay nito sa atin ay nasa Project Ayos mismo nagtatrabaho. Shout out pala sa aking kumpare, Alik Alex to. At salamat pare sa impormasyon na itinulong mo sa akin para ako ay makapaglakad. Kasi sa totoo lang, hindi pa tayo nakapaayos rin ang ating may problema sa ating birth certificate. Yung komplikadong spelling. Okay, at ito nga, yung pang-anim birth certificate po ng tatay at nanay. Kung sakaling sila ay buhay pa. Pero pag sakaling sila ay wala na, siyempre, death certificate. Ito ay, tandaan guys, tandaan. Take note guys, take note. Kapag ang inyong mga magulang ay 1944 ipinanganak, pababa. Guys, wala pong record yan kahit sa LCR. O kaya sa PSA, wala pong record yan. Kaya, baka sa ano, ang sa ito konektado guys, ito sa aking vlog. May vlog po ako dati dyan kasi naglakad ako nito dati. Yung, ano ang gagawin kapag wala kang record sa PSA. Punta po kayo sa National Archive of the Philippines na matatagpuan po ito sa may dito. Kung dito po kayo sa Maynila, ay matatagpuan po ito sa UN Avenue Corner, San Marcelino Street, Ermita, Maynila. Malaking building po yan, hindi po kayo maliligaw. Kung galing po kayo sa, kung galing po kayo ng LRT, halimbawa, galing po kayo ng monumento, kaliwa. Pagbaba nyo, siyempre, bababa po kayo sa, tatawid kayo sa kalsada. Una nyo po madaanan dyan, adjacent lang guys, istasyon ng pulis. Hindi ko po matandaan kung anong station yan dyan. Then, malapit niya. Matanaw nyo guys, malaking building, mahabang building. Yan po ang building ng ano dyan sa ground floor, National Archive of the Philippines. Hindi po kayo maligaw, madali lang puntahan. At ang pang, ito guys, yun, tandaan nyo guys, napakahalaga noon, 1944 below, pababa. Wala po siyang record. Yan ay ano natin, baka sa ano sa akin kasi ganun din. Walang record, kaya di ako muna pinuntahan. Okay, at school diploma guys, school diploma kasi doon rin ang talagang magpapatunay na ang ginagamit nyo mula nung kayo ay nagkaroon ng isip, nag-aaral, ay yung pangalan na gamit-gamit nyo ngayon. Kaya baka sa ano, isa siguro yan sa baka sa ano, katibayan. Okay, at doon tayo sa ano, doon tayo sa ano ang mga hindi sorry guys, I'm very sorry. Dito na po pala tayo sa magkano ang gagastusin. Magkano po ang gagastusin sa ating paglakad dito? Dito ay makahalaga para kayo ay makapag-prepare na guys kung na balak niyo maglakad. At ito guys, ito estimated lamang. Ito po ay nakadepende siguro sa inyong lugar. May pagbabago siguro, pero hindi naman siguro nalalayo. Kasi
hindi naman siguro tama na masyadong malaki yung lugar. O kaya, halimbawa, pag mga sa probinsya kayo, baka medyo mababa lang. Okay, yung service fee. Ito ay estimated, guys, 500 pesos. Anotaryo po. Ang anotaryo ay 300. At ang correction fee ay 1,500. Milling fee po ay, ito ay nag-range na 200 hanggang 500. Depende po siguro sa inyong lugar. Kaya yung po, guys, ang inyong lalakarin sa paglalakad ng correction ng inyong pangalan. Okay, guys, at note, kailangan, guys, lahat ng mga original na dokumento, kailangan dala-dala nyo. Kunyari, may kapag-provide kayo dun sa local civil registrar ng certified true copy, pero original, kailangan dala-dala nyo yun. At kailangan din magpa-xerox kayo. Kasi mahirap nga yung, lalo na ngayon sa panahon natin, napakainit, pabalik-balik. Kailangan dala nyo po ang mga original copy ng bawat dokumento na inyong dala. Okay, guys, at siguro at sana nakakatulong itong ating vlog sa inyo, nakatulong itong ating video sa inyo para hindi na kayo pabalik-balik, may idea na kayo kung paano. Okay, guys, sa mga bagong ligaw sa aking channel, please do like, comment, and siyempre subscribe, at huwag nyo, guys, kaligtaan na i-share para po kapag ikaw isa ka sa nakapanood nito at na-share mo, malaki ang maitutulong mo, guys, sa kapwa mo. Okay, guys, at maraming salamat sa inyong lahat. As always, Willy Boy GKTV. Thank you.